Chào bạn. What's up mga nguso? So yan, ito na naman ako, and for today's vlog, huwag nyo munang asahan na may gagawin tayong challenge ngayon, kasi ang gagawin muna natin ngayon ay mag-facts about me tayo, kung sino ba ako and ano ba ako, para makilala nyo din ako ng lubusan bilang ako. So yan, nandito nga muna ako sa bahay namin and wala din ako kasama kasi si mama umalis, si kuya ko din umalis. So yan, may pa-headband tayo dyan kasi sobrang init, and abangan nyo din yung next vlog ko kasi mag-swimming tayo and samahan nyo ako doon. So yun guys, so umpisa na natin ang katotohanan about sa akin in 3, 2, 1. A few minutes later. Yun mga nguso, umpisa na nga natin ang facts about me, and una muna pagpasensya nyo na yung maingay kasi nagti-TV din ako and may electric fan din. So yun ga. Background and mga sound kasi naka-TV ako, may and may electric fan. So yun, umpisa na nga natin ang facts about me. Unahin muna natin sa aking kalusugan. So yun guys, marami ako pinagdaanan na sakit sa aking kalusugan, and pero still na lumalaban pa din ako, and thank you sa bawat problems ko, nandiyan palagi ang aking kaibigan na si Sheila May. Hi sa'yo. And so yun nga mga nguso, umpisa na natin about sa aking kalusugan. So unang-una, matakaw po akong tao, and alam niyo ng mga kaibigan ko, lalo-lalo ng aking boyfriend na si Joseph. Kita akong pagkain, gusto ko talagang kainin. 'Di ba minsan may mga tao na nagki-crave ka sa isang pagkain. Pero ako kasi pag kumain ako, tapos pag maya-maya onte, nagutom ako, gusto ko ulit kumain. Ganun talaga ako kataka, pero hindi talaga ako tumataba. So yun, may hawak akong pulbo. So yun, guys. Yan mga nguso, madami akong pinagdaanan sakit last year, 2018. Isa na doon yung nagka-severed dengue ako. And sobrang hirap talaga noon kasi ano na yun eh, nasa buhay mo pag na. So yun mga nguso, nagka-dengue po ako, and isa na rin yun sa mahirap na pinagdaanan ko noon last 2018, kasi nga dengue na pinag-uusapan noon, severe dengue ang aking nakuha, and sobrang hirap na din, and thankful ako kay God kasi second life ko na to, and di ko sasayangin yung opportunity na binigay sa akin ni God. So yun, kasi may nababasa ako sa mga Twitter, sa mga Facebook na gustong-gusto nang mamatay, pero ang payo ko sa inyo, huwag niyo sayangin yung buhay niyo kasi binigayan ni God para sa atin. At kung may problema man kayo sa inyong buhay, harapin lang and challenge lang yan. Kasi wala naman talagang tao na wala namang problema, di ba? Kaya laban lang tayo. So, yun na nga yung pinagdaanan ko, nagka-dengue ako. Kasi nung una, lagnat-lagnat lang. Eh, tumagal siya ng isang linggo. Eh, dapat, di ba, ang dengue ay mga 3 days lang. Pero sa isang linggo, may time na dumaan na sumasakit yung bandang tiyan ko. Kasi di ko alam kung ako lang nakakaranas na ito eh. Pero pag once na sumakit yung tiyan yun, eh nagkalagnat kayo ng isang linggo, magpa-check up na agad-agad kayo. Kasi ako, nagpa-check up ako agad. And may kwento ako sa inyo, love trip din. Kasi hindi talaga ako umiinom ng gamot na tablet. Yung iinumin mo talaga, ako kasi gusto ko tinutunaw ko muna. Pero ngayon naman, umiinom na ako kasi umiinom na ako ng vitamins. Pero di na kasi kailangan tunawin yung, kaya nilunin ko na lang ng buo. So yun, eh nagpa-check up ako noon, and eh alam naman ni mama na hindi talaga ako umiinom ng buong gamot na tablet. And sabi ng doktor, baka daw buntis ako kasi hindi ako napainom ng buong tablet. Buong tablet ng
ng gamot na basta yon. And nagulat si mama, and pag-uwi namin, tanong sa akin ng tanong si mama, buntis ka ba? Buntis ka ba? Ganyan, ganyan. Eh sabi ko, hindi nga ma. Di naman talaga ako umiinom ng buong gamot, di ba? And alam mo na yan, nung bata pa kasi ako, di na talaga ako umiinom. And laugh trip talaga yun. And tawa ako ng tawa kasi. Hindi, pero nung panahon na yun, hindi ako natatawa kasi may sakit na nga ako nung tatawa pa ako. And sabi ng doktor kasi ano, ipa-ultrasound ako. Ultrasound? Yung parang ano, i-check kung buntis ba ako or hindi. And laugh trip talaga nung pag napapag-usapan. And napag-usapan namin ng kaibigan ko, yung tawa kami ng tawa. And sino ba naman mag-aakala na kung di porkat hindi umiinom ng tablet na buo, buntis agad. Show. So, yun, guys. And ang susunod ko naman ikikwento ay mga sa sobrang hirap talaga na pagdaanan ko sa dengue. And thankful ako na nakasurvive ako sa dengue. And sobrang hirap. As in, nag-50-50 na nga ako. And for example, bibigyan ko kayo ng example na sobrang hirap na pinagdaanan ko. Pagbaba ko pala ng hagdanan, hingal na ako. As in, ganyan lubog na lubog yung dito ko. Hingal na hingal talaga ako. And sobra. Gusto ko agad umupo, humiga, and gusto ko relax lang yung katawan ko. And buti nakasurvive ako kasi 14% na lang yung buhay ko talaga. And nag-50-50 na ako. And thankful kasi nung bata kasi ako, nagkikwento sa akin yung mga kaibigan ko na sobrang hirap din na pinagdaanan nila sa dengue. As in, nag-50% na din sila. And tinanong ko sa sarili ko kung paano ba nila naranasan yung dengue. And nangyari na nga sa akin, naranasan ko na yun. Sobrang hirap talaga. So, yon mga nguso. Ang next naman natin ay kukwento ko muna sa inyo ang mga problema na pinagdaanan. Mga nguso, ang next naman natin ay ako po ay isang clumsy na tao, and sobrang clumsy ko mga nguso, and hayaan nyo na ako kung clumsy akong tao kasi pati nanay ko nagagalit sa akin sa sobrang clumsy kong tao. Maski jowa ko nagagalit sa akin, and sobrang clumsy talaga akong tao. Simpleng bagay talaga na may hawak ako or may nasasanggi ako, sobrang clumsy ko. And ayaw kasing natataranta ako kasi dun kasi talaga ako nagiging clumsy. And no choice kasi clumsy akong tao, di ba? And wala naman ako magagawa. And mga nguso, ang next naman na i-share ko sa inyo ay hindi po ako marunong mag-makeup, and wala din po akong mga makeup, and hindi rin po ako marunong kung paano gumamit ng makeup. Ang ginagamit ko lang sa akin mukha ay pulbo at lip tint. Yun lang po ang ginagamit ko sa aking mukha, and ngayon hindi po ako naka-lip tint kasi sabi nila pinkish yung labi ko. And di na rin, minsan di na rin ako gumagamit ng lip tint. And ito yung lip tint ko. Ayan. Tinatanggal ko yung sticker kasi gusto ko makita kung gaano kadami na nababawas sa akin lip tint para makabili na din ako. And itong lip tint na to, pa-birthday sa akin ng aking pamilya. Ng aking pinsan noong December 2018 pa. And tingnan nyo guys. Tingnan nyo mga nguso kung gaano ka niya mga nguso kung gaano pa lang yung nababawas ko. Ganyan pa lang siya mga nguso, sobrang onti pa lang siya kasi hindi nga ako marunong mag makeup ganyan. And natuto lang naman akong mag lip tint nung grade 9 ako last year, and kasi grade 10 ako sa pasukan, and hindi talaga ako marunong, and lip tint lang okay na ako at pulbo. And ayan, tingnan niyo naman, mas kilay ko, sabog na sabog, di ba? And Tuwing nagbablog po ako, puro pulbo lang yun at lip tint. And wala po rin ako ginagawa? Wala po akong ginagawa sa aking mukha, kundi pulbo lang talaga siya. And napapansin nyo naman, kasi nung bata ako, diba? Tomboy talaga ako nung bata ako, simula grade 8 ako, tomboy ako. So yan mga ngusa, ang next naman natin ay
Hindi po ako kumakain ng gulay and huwag niyo sana akong i-judge kasi nagpapakatotoo lang naman ako sa inyo and ayoko talagang kumain ng gulay kasi hindi ko talaga bet pagkain ng gulay, hindi ko talaga gusto yung lasa and alam ko naman na ano yon na healthy yon and pero hindi talaga ako makain ng gulay and pagpasensyahan nyo na and ano pa ba yung share ko mga ngoso, ang next naman natin pag-uusapan ay ako po ay isang taong maawain sa isang tao and pag once na may umiiyak ganyan and yung pakiramdam ko talaga na ano na naluluha na din ako kunwari sa mga commercial sa TV or mga palabas sa TV na pag once na may umiiyak iiyak talaga ako mga ngoso and madamdamin talaga akong tao and gusto ko lang din i-share kasi madamdamin akong tao and minsan masungit ako, wala akong samud na tao, pag may bisita akong dumadating, pag may retaste ako, doon, wala akong samud and minsan moody akong tao, mga nguso. So yun, gusto ko lang share sa inyo na moody akong tao. Hindi ko alam kung bakit. And syempre, iba-iba naman tayong katangian, di ba? And so yan mga nguso, ang next ko namang sasabihin sa inyo and gusto ko lang din i-share sa inyo kasi marami na rin nagtatanong kung ba't ko ba pinasok ang pagiging vlogger and ba't ba ako naging vlogger and mga nguso ay ikukwento ko sa inyo gusto kong maging vlogger kasi na-inspire ako sa mga napapanood kong na mga vlogger and napapasaya nila ako, napapangiti nila ako, nababawasan nila yung mga problema ko and lalong-lalo na yung mga lalo na yung mga nanonood and papanood ko gawin yung inspirasyon sa pag-aaral nyo, sa problema nyo and ako kasi din yung tipong tao na gusto ko lang laging masayahin and ayoko talaga ng malungkot and nasabi ko naman sa inyo diba na maawain akong tao and yung damdamin ko mababaw lang talaga and so yun nga mga gusto and ang next naman natin sasagutin ay ano ba yung binablog ko sa aking channel. Ang binablog ko sa aking channel ay napag-isipan ko na puro challenge ang gagawin ko sa aking channel na kasama yung mga kaibigan ko, si Joseph, family ko, ganyan-ganyan. All tayo magdi-divisoria, ganyan. And maglilibot-libot tayo para mag-travel, mga travel, ganyan, basta kung ano ma-vlog ko, yun, kung ano ma-share ko sa inyo, dun ko i-vlog ang aking sarili. And, pero ang madalas natin gagawin ay mag-challenge tayo. So, dito ko na nga tatapusin ang aking vlog and I hope na mapasaya ko sa ba't ba ako nabubulod and I hope na mapasaya ko kayo sa aking vlog ngayon and i-like and subscribe nyo na yan and agad and para updated din kayo sa mga vlog na ginagawa ko and wag na ako mag-English. Gusto ko maging masaya kayo. Yun lang mga nguso. And So yun nga mga nguso. Dito ko lang at tatapusin ang aking vlog ay nabubulol-bulol na ako kasi nagmamadali ako sa pagsasalita and kakain na rin ako kasi nang oras na launa and mag-order muna ako sa Topsy Logan. Kasi wala nga ngayon si Mother, diba? And nag-iwan na lang ng pambili namin ng pagkain. So, yun mga nguso, kakain na ako. And dito ko na rin tatapusin ang aking vlog pa ulit-ulit ako kanina pa, diba? So, yun mga nguso, I hope na enjoy nyo nga itong aking vlog. And follow nyo ako sa Instagram and Twitter. Diyan, dito ko ilalagay sa taas. And comment down below kung gusto nyo mag-Q&A about sa mga kaibigan ko or sa jowa ko or sa family ko. Basta comment down below and comment nyo na rin kung anong gusto nyo gagawin natin in next vlog. Kung anong mga challenge na ipapagawa nyo, gagawin natin yan para sa inyong mga nguso. So, yan mga nguso. See you in next vlog and
Bye-bye!